Ayun oh, tudas. Grabe naman kalawang to. Kasi guys, babad sa ulan at init yung parking ko. Kaya ayun oh, grabing kalawang. Wala kasing bubong. Tara nga, linisin nga natin. By the way, mga ka-DIY, ang ginagamit ko palang panglinis ay itong DIY Garage Multi-Purpose Degreaser. Siya nga pala mga ka-DIY, kasi naglilinis po ako ngayon. Naalala ko tuloy yung post dun sa XR Group na wini-welding yung engine sprocket niya. Naka-welding na yung engine sprocket niya doon sa main shaft. Kasi naupod na yung mga gear doon sa main shaft niya. Ang isi-share ko po ngayon mga ka-DIY is just sabihin lang natin na it's just a simply friendly advice or reminders or just awareness po para po hindi nyo na po maranasan yung naranasan ko. Kasi ganito po yun mga ka-DIY. Kasi yung dati ko pong XR, kinabitan ko po ng replacement na engine sprocket. Kinabitan ko po ng 14 teeth sa engine, tapos 38 teeth doon sa rear. Ayun tuloy, daily, ginamit ko daily use. Ayun yung resulta, naupod yung gear ng main shaft, nabilog. At saka regarding po sa performance, ayun, mabilis naman manakbo ito. Naka 28mm carbs at saka naka clutch spring. Yun nga lang, nasira yung main shaft ko. Ang ginawa ko guys, binenta ko na lang tapos bumili ako ng ibang XR. Kasi tinataban na akong iniisip ko na ibaba na naman makina tapos palitan yung main shaft. Nako. Ang advice ko po mga ka-DIY, kung ginagamit nyo XR nyo for daily use, ay huwag po kayong gumamit ng replacement sa engine sprocket. Okay lang siguro pag ginagamit nyo XR pang rides tuwing weekends, pang checks lang siguro. Ayan yung maniwala mga ka-DIY, ganyan aabutin ng main shaft nyo, ganyan ang itsura oh. Nako, malaking problema yan. Ibalik ko na lang guys, tinatamad po akong tanggalin yung engine sprocket kasi kailangan ko pang luwagan yung kadena. Yan lang muna ang isi-share ko po ngayon mga ka-DIY sa bago pa po sa ating page. Please follow and share kung informative ang video na to at thank you for watching guys!